Yo, yo, yo guys! What's up and welcome back sa channel natin. Ang video natin para sa araw na ito ay tungkol sa Yakuza, ang pinakamayamang organisasyon sa Japan. Kung handa ka nang malaman ang kwento nila, ay sisimulan na natin. Stay tuned! Ang Yakuza o Boryokudan na ang ibig sabihin ay gangster ay isang international crime syndicate na nanggaling sa Japan. Mabilis mong malalaman kung ang tao ay Yakuza o normal na mamamayan ng Japan. Dahil ang mga Yakuza ay yung madaming tato o irizumi at minsan puto lang kanilang kaliwang daliri. Pero hindi rin ibig sabihin na kapag may ganitong katangian ng tao sa Japan ay Yakuza na agad. Karamihan lang ng tao sa Japan na may tato at puto lang kaliwang daliri ay Yakuza o gangster. Sa Yakuza, kapag nagkaroon ka ng kasalanan o hindi ka naging tapat ay kailangan maputo lang hinilik mo. At ito ay ibibigay mo sa boss mo. Kasi noong early age ng Yakuza ay mahalaga ang mga daliri dahil ginagamit ito sa paghawak ng katana. Kaya kung mas konti ang daliri mo, ay mas mahihirapan kang lumaban. Dahil hindi na balanse ang paghawak mo sa katana. Ito ay para na din sa proteksyon ng grupo nila at babala sa mga susuway sa kanilang boss at kautusan. Ang mga Yakuza ay isa sa pinakamayamang organisasyon sa buong mundo. Nagsimula ang Yakuza noon pang 17th century. Pero pinaniniwala ang 400 years na ang organisasyon na ito. Isa sa mga business nila ay drugs, human trafficking at marami pang iba. Isa itong pinagsama-samang organized gang sa Japan. Pinaniniwalaang noong 1960 ng mga pulis na umaabot ng 184,100 ang miyembro ng Yakuza. Kaya iniiwasan ng kahit sino na mapaaway sa kanila. Dahil sa dami ng miyembro dito ay tiyak na kung hindi gulpi ay simenteryo ka pupulutin ng pamilya mo. Gaya ng Pilipinas na merong asyong salonga at iba pa, ang Yakuza ay tinagurian ding Robin Hood ng Japan. Sapagkat may mga kaso na tumutulong sila sa mga may hirap at nasalanta ng kalamidad. Isa na sa katunayan diyan ay ang tsunami noong 2011. May dumating na 70 na trucks na hindi nila inaasahan na sa Yakuza nang galing. Naglalaman ng truck ng pagkain, tubig, damit at marami pang iba. At hindi lang yan guys, kasi noong 1995, noong nangyari ang Kobe earthquake, ay tumulong din sila. Puro nagtataka na kayo kasi puro maganda ang sinabi ko tungkol sa Yakuza. So yan kasi ang positive sa nila. Gumagawa din sila kahit papaano ng mga gandang bagay. Ang mababalitaan ninyo kasi sa TV ay puro patayan, drugs, pang-rape, pang-bubuli, pagnanakaw at marami pang iba. Oo, maaaring totoo yun kasi sa ibang miyembro nila ay business lang talaga yon. At alam mo ba na meron silang ninkyo code? Ang ninkyo code ay isang kautusan ng mga Yakuza na hindi mo pwedeng pabayaan ang mga naghihirap o nangangailangan. Pag-usapan naman natin ang business nila, yung negative side ng Yakuza. Karamihan sa kanilang business ay illegal talaga. Andyan ang drugs tulad ng marijuana, MDMA o ecstasy, ketamine at marami pang iba. At yung mga drugs na sa tingin nila ay tatangkilikin ng mga tao. At sa totoo lang ay halos Yakuza lang ang nag-i-import ng drugs sa Japan. Isa din sa mga business nila ang human trafficking. Pinapangakuha nila ang mga kababaihan sa Pilipinas o sa iba pang bansa ng magandang trabaho sa Japan. Ngunit pagdating sa Japan ay gagawin lamang silang entertainer o sabihin na natin prostitute. Nakakalungkot guys dahil kapwa natin Pilipino yun. Naghihirap ng dahil sa kanila, ang gusto lang naman ng ating mga Pilipino ay kuminhawa ang buhay natin. Ngunit ganun pa man ay sinasabing magagaling at matatalino ang mga Yakuza. Kahit na ang mga balibalita sa kanila ay masasama at arrogante sila. Noong binisita ni Presidente Eisenhower ang Japan ay kinailangan nila ang tulong ng Yakuza para sa seguridad ng presidente. Naging bodyguard niya ang Yakuza kaya naging safe ang pananatili niya sa Japan. Si Presidente Eisenhower ay ang 34th na presidente ng USA. Bumisita si Eisenhower noong 1960s sa Japan.
So guys, puputulin ko muna pero ipapakilala ko na sa inyo ang mga klan ng Yakuza na pag-uusapan natin sa part 2. May apat na pinakamalaking klan ng Yakuza sa Japan. Yun ay ang Yamaguchi-gumi clan, Sumiyoshi-kai, Inagawa-kai, Aizuku-tetsu-kai. Yan yung mga kilalang Yakuza clan sa Japan na pag-uusapan natin sa part 2. Pero bibigyan ko na kayo guys ng konting impormasyon. Ang Yamaguchi-gumi ang pinakasikat diyan at pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga clan. So guys, yan po yung part 1 ng topic na to. Kung may mga tanong kayo tungkol sa Yakuza, at kung may mga hindi pa ako nabanggit tungkol sa kanila, ay abangan na lang natin ang part 2. So guys, gaya ng dati ay kung may mga topic na gusto nyo yung pag-usapan natin sa future, ay comment down below at hit subscribe para mag-updated kayo sa mga future videos natin. Ipapakita ko sa inyo yung nag-request ng topic na ito. So sila guys yung nag-comment ng topic na yan. Kaya comment down below kung may gusto kayong pag-usapan natin sa future. Para sa ngayon ay salamat sa pakikinig at sa susunod muli. Paalam!